Pinakontempt sa Senado ang 7 pulis na umano'y sangkot sa cover-up o pagtatakip sa 6.7 billion peso drug haul noong Oktubre. Walang mapiga ang mga senador dahil ayaw magsalita ng mga pulis at sa sobrang inis niya, napamura na ang ilang mambabatas. Nasa front line na balitang yan, si Mean Los Baños. Parang gusto na lang manakit ni senador. Sabi ni Jinggoy Estrada, sabi niya, suntukin ko na kaya to. Alam mo, Senator Jinggoy? Hindi, walang biro. Kung ako sa'yo, Senator Jinggoy, sana pinalapit mo sa'yo, tapos sinapak mo. Walang biro. Kasi wala naman silang magagawa eh. Tandaan mo, may immunity ka. Hindi ka nila pwede ipakulong. Joke lang. Ang pangit nun sa gestion ko, ha. Pangit nun, ha. Joke lang. Hindi, biro lang. Alam mo, kasi kahit anong gisa ng mga senador, hindi nagsasalita ito mga pulis na ito. Sabi ko, ang tindi ng baker nito mga pulis na ito. Ang tapang. Mantakin mo, senador na mga katapat nila. Ang tapang na hindi sila nagsasalita. Magtatapang-tapangan ka lang ng ganyan kung meron kang matinding baker, eh. Di ba? Parang gusto na lang manakit ni Senador Jinggoy Estrada nang sunod-sunod na tumangging sumagot ang limang pulis na ito. Sila ang mga umunay kasama sa raid ng 900... Puro mga ano lang to, yung PO1, yung mga binabara na ano dito. Although meron isang opisyal, yung pinaka-head nila. Pero grabe, para hindi ka magsalita, ay, hindi ka matatakot sa mga senador na pwede kang ipa-contempt. Ibig sabihin, may matindi kang dahilan. It's either ang laki ng dahilan mo. Pangalawa, maaring natatakot ka rin. Hindi natin masisisi kung ang kalaban nila dito, mga sindikato. Di ba? Hindi kasi alam mo, ako in fairness, baka ang kalaban nila dito ay sindikato at baka hawak yung mga pamilya nila. Di ba? Delikado yun, di ba? Minsan, di mo masisisi na uunahin nila ang safety ng pamilya nila kaysa naman sa mayari sila. 90 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Ayon kay Police Captain Jonathan Sosongko na head ng team na umaresto, kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na nahulihan ng shabu, 5 pulis ang kasama niya sa operasyon. Yan sina patrolmen Hassan Calao, Romar Bugarin, Dennis Carolino, Justin Peter Gular at Police Master Sergeant Carlo Bayeta. Pero ang limang yan, ayaw umamin na kasama sila sa pagsalakay ng WPD Lending Building ni Mayo. Panaiiwas din sila sa mga tanong, dahilan para mapikon ang mga senador. Nag-chat si Sosongko sa inyo? Habon na po yun, Honor, tumawag po. Nag-chat nga! Yes or no? Yes po, Your Honor. Ano sinabi sa message? I invoke for self-incrimination. Ano sinabi niya? Your Honor, I invoke my right to remain silent po, Your Honor. Sunod naman nakatikim ng sermon ang 5 kay Senate Committee on Public Order Chairman Senator Bato de la Rosa. Sabi ni de la Rosa na siyang dating hepe nila sa Philippine National Police, bakit tila hiyang-hiya ang 5 na kasama sila sa pinakamalaking drug haul nitong 2022? Nasaan ka nung nag-operate si Domingo at si Sosongko sa Bangbang? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. Wala kang hiya, patrolman ka pa lang, ganun ang style mo. Katwira ng 5 pulis, hindi na sila... Hindi, alam mo, nung pinanunod ko to, sabi ko ngayon, nakakaawang, nakakainis. Nakakainis kasi parang walang magawa ang Pilipinas patungkol dito. Parang wala nang takot itong mga kasangkot. Isipin nyo to, ha? They're denying na nandun sila. And yet may video. Okay? Sabi nga ng Napol ko, may video, kitang-kita sila. Pero dinideny nila. Nakakainis kasi one, parang hindi na ho sila takot sa otoridad natin. Parang hindi na sila takot sa gobyerno. Second, naiintindihan ko kung mas takot sila sa mga sindikato. Diba? Kaya lang, doon na naman tayo siya babagsak sa bakit itong panahon ni Pangulong Duterte?
ang lakas ng loob ng mga pulis bumangga ng sindikato. Bakit ngayon parang... Hindi, ito lang ha. Kaya nga naalala nyo si Pangulong Duterte nung panahon ng ganyan. Sabi nila, sabi ni Pangulong Duterte, just do your job. Ako nasa likod ninyo. Ako magtatanggol sa inyo. Kaya ang mga patay nun, mga pusher, mga, di ba? Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi ko alam kung maawa ako dito kasi tama nga naman, kung ako ha, kunwari lang ako yung pulis, tas binantaan yung pamilya ko at may sindikatong bumabanta doon, abay matatakot talaga ako. Kasi sandali, sige, ikulong nyo na lang ako. Kaysa naman yung pamilya ko mayari. Pero kung siguro kung nakaupo pa si Pangulong Duterte, maaaring sabihin ko, iingi ako ng tulong kay Pangulong Duterte, Mr. President. Yung pamilya ko. Kaya hindi ako makapagsalita, yung pamilya ko. Dahil nga si Pangulong Duterte galit sa droga, baka dalhin niya yung buong kasundaluhan para lang yariin yung sindikato. Ngayon, bagong Pilipinas, bagong... na pwedeng magsalita sa mga Senate hearing dahil may gag order na mula sa korte. Wala rin daw silang kinalaman sa pagkakaaresto kay Master Sergeant Mayo dahil ang hinuli nila ay ang kasabwat nitong si Ney Atadero. Ayaw na rin daw nilang maapektuhan ang kaso laban kay Atadero kung saan vital witness umano sila. Hindi naman tinanggap ng mga senador ang dahilan ng mga pulis. Hindi raw sakop ng gag order ng korte ang mga pagdinig ng Senado. Sa gitna ng pagtanggi ng lima na kasama sila sa raid ni Mayo, mismong Napulcom ang nagsabing naroon sila sa raid sa gusali ni Mayo base sa mga kuha ng CCTV. Pero ang limang pulis, nagmatigas at itinanggi pa rin ito. Kaya naman ang mga senador, pinacite in contempt at pinakulong na sila sa Senate Detention Facility. Kita rin sa CCTV na pasado alauna ng hapon ng October 8, 2022, nakaposas na si Mayo. Pero pinayagan pa rin siyang maglabas-pasok sa gusali na naglalaman ng bulto-bultong shabu. Itinago siya doon sa Montero. Meron bang usapin ng obstruction, concealment, o ipinapatakas pa si Mayo? Bakit ayaw ilabas si Mayo? Pasado alas 5 rin ng hapong iyon, nahagip sa CCTV ang ilang lalaking palabas sa establishmento. Bit-bit ang mga paper bag na ayon sa Napulcom, may lamang shabu. Ibig sabihin daw, posibleng habang ginagawa ang raid, may nagpupuslit na ng droga. Dinadala raw yan sa bahay ng tinukoy nilang si Master Sergeant Roman Jimenez. Kumbaga, this has been planned, this has been organized and orchestrated pati sa execution. Na was it really a bypass operation or was there other agenda for that matter? Bukod naman sa limang pulis, si Lieutenant Colonel Arnulfo Ibañez sa rektang boss ni Mayo sa PNP Drug Enforcement Group, pinakontempt din. Git ng mga senador, imposibleng hindi alam ni Ibañez ang pagkakamal ng droga ni Mayo. Pamili ka, ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Sapagkat hindi mo alam ang pinagagawa. Grabe ng naman. Mo, na bobo talaga. Sa PDEC, bobo. O tiwali, alam mo na... Itong bata mo ay gumagawa ng kalokohan. Bobo na lang. Bobo na lang sabi ni Ibañez, alam niyang may lending company si Mayo pero hindi niya raw ito nabisita kahit minsan. Si Mayo kahit dumalo sa pagdinig, wala pa rin mapiga ang mga senador. Cited in contempt din siya kahit inaresto na siya ng mga pulis. Oras daw na lumaya na si Mayo, aarestoy naman siya ng Senate Sergeant Arms para makulong naman sa detention facility ng Senado. Lumabas din sa pagdinig na walang suot na body camera ang mga pulis na nag-raid ng bulto-bultong shabu. Bago pa matapos ang pagdinig. Please, stop! Sige, magsalita na kayo. Maawak kayo sa Pilipinas. Kung mag-load ako sa harapan ninyo, magsabi na kayo ng totoo. Load ako. Hindi ito power tripping ha. Nagpakukumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Ako, nakita ko naman yung seriousness ni Bato dito. Na wala talaga. Mukhang we are a country na govern. And hindi mali. Ayokong sabihin niya govern. Baka naman sabihin ng iba masyado naman. Pero tayo yung bansang ang namamayagpag na ay ang mga sindikato sa droga.
Yun ang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kasi wala na hong takot ang mga pulis na ma-involve. Kasi dati, may takot pa eh. Diba? Bukang we are, sabi nga nila, narco state na eh. Diba? Run by syndicate. Mukhang ganun na eh. Alam mo, eto, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, sana maisip-isip ninyo yung inyong isinumpaang tungkulin nung panahon na kayo ay naging presidente. I understand na it's no longer your job because you are no longer the president of this country. Mr. President, I just hope na maawa ka sa bayan namin. Alam ko na nakikinig ka, nanonood ka, at yung mga tauhan mo din ay nanonood dito. Hindi ho ako namumulitik ka, kaya lang kawawa na ho ang bayan natin. Mantakin nyo, tinrabaho ninyo na mawala tayo sa sindikato, sa droga. Ngayon, eto lantaran. Lantaran na binabastos ang ating mga opisyal. Hindi na ho sinasagot, hindi na ho inaano dahil wala na hong takot ang sindikato. Sana ho, Mr. President, gumawa kayo ng isang bagay na maibalik sa Pilipinas ang kaayusan at kapayapaan. Sana ho, Mr. President, maano po ang inyong puso. Alam kong hindi nyo na ho trabaho ito. Alam kong tapos na ho, nagawa nyo na ang inyong trabaho. Pero as of now, nasa kamay ninyo, Mr. President. Wala eh. Wala kami maaasahan sa gobyerno namin ngayon. Yan ang totoo. Wala ho talaga.